Yung mga hinayin nyo sa buhay, yung mga hanas nyo, dun nyo yung pagpapopost. Okay lang yun, walang problema sa atin. At this time, game number 2 na tayo dito. Chicolet Esports versus BSB for Chicolet. Sent here, Senta ang gagamit ng Marksman Granger. Cax naman for Esmeralda. Pabu for this Thumbs. Secret for Kaja. At Hotdog naman for Atlas. Ito naman sa ating Team BSB, yan ang nasa red side. Kukoy ang gagamit ng Hylos Wilson para sa Uranus Demon, para sa Kari. So, either Kitty Wills, Lilia, and Trevor for an SS. Mm-hmm. So, this time around, tingnan natin kung makakabawi o makakasagot ang Chicolet Esports pagdating sa ating point system. But so far, BSB, naku po, gustong uminvade ng blue buff at early as early as possible. At naku, mukhang natataranta dito ang Chicolet Esports. Medyo nagkaiba-iba ang kanilang posestuhan. Muntik na si Hotdog doon. Si Cax muntik na din. Si Pabu, wala na din buhay. Naku po, tatlo ang muntik mamatay dito. Grabe pala, no? Grabe pala yung ano dito, yung ganking na kaya gawin ng BSB. Meron sila Lido Wanderer, meron pa sila Estes. Tapos continuous damage kayang ibigay dito ng isang Hylos. At yung Lilia naman for the burst damage. So maganda, maganda ginagawa dito ng Team BSB, guys. At kinaman natin 400 gold lead agad or 300 gold lead dito for Team BSB. For Chicolet Esports, ang pinakakailangan nilang ingatan talaga dito si Granger. Kasi si Granger hindi siya talaga agad masakit na marksman. Kailangan niya siguro maka at least dalawa, tatlong item dito against Team BSB. Oo. So, okay na okay din to, mga kaibigan. The pro, ang pinakaano lang dito, ang okay na okay to, shutdown siya agad para talagang wala siyang damage output. Kasi ang Granger, item dependent yan halos. So, at skill dependent din. So, hindi halos free hit ang pinakaano dyan, pinakakailangan sa kanya. Ang kinailangan dito, patama niya yung skills niya, and that's the damage we're coming from. So, nako, ito na, mukhang kuha lang din na. Oo nga, medyo mahirap pa dito sa Granger, guys, kasi meron dalawang tanky hero si BSB na pwede nga sumulan ng damage niya. Pero anyways, hindi naman natin mapagkakailangan na talagang marksman ang umaarang katapatiling pagdating sa late game. For Chicolet Esports, hindi nila ipipick si Granger kung hindi din sila prepared. Worst case scenario dito against Team BSB. And first blood, guys, nakuha at na-secure dito ng Chicolet Esports with the Granger pick. Dire-diretso na rin dito for the objective. Pero middle lane side natin, mukhang may sagot ang Team BSB. Pero flicker out for the Esmeralda ngayon. Mm-hmm. Tama naman mga kaibigan, 1-0 lead na tayo. Pero Chicolet Esports, kayang-kaya ang pinakita nilang galaw dito sa atin. Nakapitas lang din mga besties. And for this feeling ko, kailangan shutdown din nila tong carry na to, tulad ng paghihigpit na ginagawa sa kanilang Granger. So ayun, nakakuha pang objective sa bottom lane pala ang Granger. Another one, eto na naman. Kukuha na naman. Eto na naman yung buff, guys. Naka-ready na naman dito ang Team BSB, guys. At na-secure na naman dito ng Lilia ng BSB. So, mahirap dito for Chicolet Esports kasi hindi din makapagbigay ng damage yung Esmeralda nila kasi hindi makapag-spam ng skills. And speaking of, that is going to be a kill for Wilson ngayon ng Team BSB. Mm-hmm. Tama din naman dyan. And for this, patas na sila pares pagdating sa score and even for golds as well. Ito na naman, turtle objective tayo dito. And feeling ko, contest na binibigyan na din na damage output ng Chicolet Esports. So gusto may pagsabayan din, mga kaibigan. Meron divine judgment yan, pero wala namang kasamang damage or heater. Grabe. So huwag na. Grabe mag-zone out. Pero yung turtle nakuha dito, hindi natin sure kung sa job, pero nakuha dito ng Uranus ng Team BSB. Pero anyways, as we can see for Chicolet Esports, Sports naman, same nung ginawa ng BSB nung game number 1 natin. Kaya hindi nakakalaman pa rin sa teamfight or hindi makakuha ng objective, kuha na lang sa ibang lanes. So, kita natin dito, Divine Judgment, mga kaibigan. Nice fatal links dito, come from the Atlas. Pero yun, nabuhay. Nagkaroon na pangalawang buhay. So, parang Shider Cutie at si Wilson dito, sinone out yung dalawang players para lumiko pagdating sa teamfight na yun. At talagang hahabulin pa rin talaga si Estes, sasama na rin. Pero disengage na yata para sa side ng BSB kasi si Secret nakapag-flicker out. Mm-hmm. Daling-dali, mga kaibigan, batang-bata, kumbaga. Pero, yun nga lang. And for carry dito, talaga napapabayaan na rin talaga sa top lane totally. So, feeling ko later on in the life, mamaya-maya, iindahin na naman ang damage this time around. And for this middle lane, pinipressure naman ng Chicolet. Naku, Falling Star Moon to clear that minion wave. Okay na yun siguro. Huwag na silang pumalag. Wala na rin silang skills for cooldown na. And disengage na. Ayun, oop, isa na lang. Ayun, sa pool. Yun. Dali mo yan yung sinasabi ni Jesus kanina na dali mo. But anyways, guys, 2-1 ang ating score. Almost 5 minutes into our game time. For BSB, ang kailangan naman nilang bantayan dito, kailangan makakuha sila ng Tore against Chicolet Esports. Kasi Chicolet Esports,
Tira niya yung Esmeralda, napakalalim nung pinagkuhanan niya or pinagkatan niya dito ng lane against BSB. At yung second tier turret dito, masisira na rin. Oho, ito pa, third buff na naman, kinuha ng BSB. Consistent ha, ang pag-invade dito ng BSB pagdating sa blue buffs ng Chicolet Esports. So far, yung three waves dito ng blue buff, hindi pa nahahawakan. It's either Esmeralda or Granger yata, pero most likely Esmeralda ang gustong kumuha nun. And that's a problem for Esmeralda. Ang hirap mag-spam ng shield dito kapag mabilis maubos ang mana and cooldown reduction as well. No. Oo, kaya pala nahihirapan din dito yung Chicolet Esports. Oo, pero masakit guys. Si Senta, Death Sonata para sa kanya. Isang bala na lang, pero yun ah. Nakapag-ultimate dito ang isang Estes guys for Team BSB. Oo, nice Fatal Links. Isa lang ang hindi na isama doon. And Chicolet Esports dito without damage. Kaso medyo nakulang. Turn around kill pa for Team BSB ngayon. At si Secret maiiwan habang nakuha ng... Lilia dito yung turtle objective. Tama ka dyan. And for this 2-2 ang score pa lang natin, 6 minute game time, okay na okay to. Marami tayong nakikita ng team fight pero mababa lang din ang KD score. So for this, marunong sila mag-disengage from each other pag alam lang hindi kaya. Speaking of this one out, si Kax trying to escape against 3 pero mukhang maaabutan. Pre-Demon ang nakakuha ng kill for that Esmeralda. So, naka-Bounty Hunter, okay na okay na din. Magandang simula to para i-Demon. Naku po, baka gulatin na naman tayo nito mamaya. Pero for Chicolet, mas lamang naman si Granger. Naka-dalawang kills na siya. Tsaka sakit kanina, no? Nagkataon lang talaga na nakapag-ulti rin yung isang Estes. Yung sinasabi natin kanina na kailangan talaga mapatay agad if ever. Pero si Hotdog guys, ayun, nakapag-set pero mapatay lang din naman against 4 players dito na Team BSB. Pumasok si Pabu with that Kotrak Inferno. Si Demon dito, kamuntik. Oh, mamamatay. Nagkapatayan sila. Pero hindi dito yung damage ng BSB guys. Falling Star mo naman. Chicken Esports, napaka ng backup doon. Come from Cox. Hinahabol dito dalawang players. Si Sent, naku po, against Cider Q. UT Wilson to the rescue. At si Secret, may sarili ring kill at medyo, ano to, maganda ang pinapakita ng Chicolet Esports ngayon. Talagang saktong-sakto lahat ng backup nila. Okay na okay din, mga besties. And for this, ayun na, sa wakas yata, makakuha na ng blue buff din si Esmeralda this time around. Pero yun nga lang, kinukurit pa rin siya ni Uranus. So, grabe, bad trip na yan. Ayun na, nakuha na nga. Disengage naman for Wilson, Cyclone Eye, dash out, puk. Ayun, baliwala. And sa wakas, meron ng blue buff din si Kuya Kax this time. Pwede na makakaspam na to ng ano, ng makakaspam na siya ng shield niya. Ang pinaka problema na lang dito baka malambot naman siya so far. So baka hindi rin makatagal. Kailangan kailangan dito for Chicolet Esports. Same pa rin na ginagawa nila kanina, objective kasi eto si Pabu. Kanina pa siya namamahay sa mga iba-ibang lanes. Ang laki ng space na binigay dito nung Kaja Granger kanina sa pagsira hanggang second tier turret. Kaya pwede niya yan angatan ng angatan. Pagdating sa teamfight, tinamon, taba talaga or at sakit yan. Pero anyways, turtle has been taken here by BSB. Yung Death Sonata doon medyo nabitin lang. And Feather of Heaven for Kax sa kanyang Esmeralda. Grabe din mga bestie wap. And tingnan nyo naman din ang Lilia dito. Good standing. 3-1-2 para sa kanya. So worth it pag-pick dito so far and galawan ng isang Lilia. So hanggang kailan, di ko na lang din sure if ever magka-late game. Pero pinakamaganda din dito kasi because of that black shoes, nababawasan or hindi rin siya, nahihirapan din ang Chicolet Esports to kill this Lilia. Pero sa top lane, direct na ako po, ayun, mukhang nagkakitaan, ginamitan ng courage buff, pero disengage na, medyo nasayang. Disengage lang. Item check tayo sa mabilis, direct po pay. Pero si Wilson, upwait lang si Wilson. Si Wilson, yung bola! Yung bola nakapatay, pero napatay lang direct. Alam niyo yon yung movie, si Wilson sa Cast Away. Favorite ko natin. Shot ko lang. Pero ito, kita natin for this Team BSB. Naku po, medyo goods naman meron ditong Necklace of Durance agad. Although for Chicolet Esports, meron na rin pang ano dito, pang sagot sa kanila. Ice Queen Wand though for this Lilia. So additional slow ng movement dito against Chicolet Esports. Pero yung problema pala, pagka yung Lilia na wala sa posisyon, hindi ganun kaganda yung magiging lapag niya ng kanyang shadow energy dito against Chicolet Esports. Tama. And for this mga kaibigan, 9 minute game time. Oops, Death Sonata. Dito kami from Sent. Hindi ininda, baliwala. With the help of healing capability kay Trevor, dun lang nakokontra din pala ang Granger dito. Mukhang hihilin lang din, nangihihil yung mga long range damage output na ipoprovide ng isang Granger against BSB. 7-7 ang ating score. Parehas lamang pagdating sa KDA. Sa gold, hindi rin nagkakalayo. It's just a matter of 300 lang. Chicolet Esports, grabe, nasasabihin nila ang BSB for this game number 2 naman ngayon. Oo,
grabe talaga yung objective na ginawa nila dito. Kung mapapansin natin yung bottom lane turret dito nila, hindi pa na din na sisira ng BSB. Usually kasi yun yung mga unang bumibigay na Tori, guys. At nako po, flicker out mga kaibigan para dito kay Chaos Plus, the Falling Star Moon. Kaso si Hotdog dito with that possible fatal links again. Binitbit yung dalawa sa mama pa ng Death Sonata. Napakasakit pero turn around kill. Si Demon umaarangkada na rin. Black Shoes ginamit na dito ni paring Lilia. Pero Divine Judgment, alam na wala ng ulti si Lilia. And a kill si Wilson nandito sa may bandang gilid. Pero si Seth buhay pa rin mga kaibigan. Si Secret nakita. Ayun na. Nako po, nadalidan din mga kaibigan si Wilson. Ganun din, ladies and gents, 8-10 ang ating score, 10-minute game time so far. Yung first Lord of our game, open na open para sa BSB. Isa lang ang natitirang buhay, si Kuya Thumbs lang. Ayun, nabuhay na rin si Kuya Hotdog. So, ang magandang simula to for the 10-minute mark natin, mga kaibigan. Lord has been taken by BSB. Nating to contest naman ang Chicolate Esports doon. Depensahan na lang nila ang Lord sa middle lane later on. Oh, ang sakit ng carry. Pati nga, sorry, hindi ko nasilip yung item ng carry kanina. Pasilip. For the carry, that is Golden Staff and Endless Battle. Kaya tuloy-tuloy lang din yung free hit niya if ever dito against Chicolate Esports. And good thing for BSB, meron pa silang Lord. Yung sinasabi natin na hindi sila nakakuha ng objective dito against Chicolate Esports, possible na makuha nila ngayon. Mm-hmm. Grabe, ladies and gents, for this 8-10 ng score. Nako, yung Lord, kayang-kayang depensan to for ng Chicolate Esports. Feeling ko napakalambot pa lang din naman yan. And for BSB, hindi naman nila kailangan na sabayan ng Lord dito eh. Pero ang pinakailangan nila dito, sabayan yung minion wave sa kabilang magkabila ang lanes. Look at this, bottom lane at sa top lane, at least objective will be secured. Pero yun nga lang, hindi papayag si Kax dito. Pumasok laban sa apat, pero nako, kahit walang marksman ng BSB, grabe naman, napakasakit ang damage output. Ito pa lang, darating pa lang din si Demon Hotdog, wala ng buhay. At yun, patay din, dalawa ang napatay dito on the side of Chicolate Esports. And but there will be a trade, killing Wilson for his Uranus as well sa middle lane. Grabe, nako. Pero grabe, nakita mo yung lagkit. Meron ka ng Ice Queen 1 para dun kay Shadow Cutie, mm-hmm, sa Shadow Energy niya. Tapos yung bilog nung Estes, may slowing effect din yun, di ba? So sobrang lagkit para sa Chicolate Esports na mag-disengage pagdating sa teamfight. And as we could see here right now, for BSB, sinisira nilang inhibitor turret ng Chicolate Esports dito sa bottom lane side. So dire-direcho, yun na pansin natin bottom lane kanina na hindi nasisira ng BSB ngayon. Mm-hmm. Nasira na nila hanggang inhibitor turret. Exactly, ladies and gents. So for this time around, hayahay ang buhay ng BSB sa bottom lane. Hindi na lang kailangan pa siya lang to from time to time, but for Chicolate Esports, sila ngayon ang kailangan dumipensa ng bottom lane lang from time to time. At for that, malalaki ang space ng BSB dito. They can focus on the middle lane or the top lane without thinking of their bottom lane. So, 13-minute game time pa lang din naman tayo. Matagal-tagal pa to ang laban na to for now. Dahil BSB, hindi pa to ang winning moment nila. Siguro mga dalawang clash pa to for them. Na sila talaga yung lalabang kasi so far dito kay Chicolate Esports, ang pinaka nagiging strength nila dito against BSB is yung ang gaganda ng pasok ng Atlas, tas doon na diretso napapasok din yung Death Sonata dito ng Chicolate Esports. So let us see guys for Chicolate Esports kung paano nila ito kukontrahin. Maganda ginawa kanina nung Kaja, Divine Judgment, as long as makita yung Black Shoes na nagamit. Although ang medyo ano lang doon, medyo tricky lang doon sa part na yon. Feeling ko hindi advisable na yung Lilia yung unang kuhanin kasi angkat talaga nung carry or ni Demon dito ng BSB. Mm-hmm. Nako, hindi na biro to, ladies and gents. Medyo hayahay na. And item progression nga din tayo dito. Pakita namin sa inyo. Demon with this, uy, halos lock item na. Isang item na lang pala for this carry. Pwede na bumitaw. At si Hotdog nalalambot na rin tuluyan. Uy, sinabayan pa na Glorious Pathway. Naku, tuloy pa din ang boxing. Pero yun na nga lang din dito. Takbuhan for Chicolate Esports. Tago sa base. Pero yun lang ang nadatnan dito si Kaja. And tamang isang pitas lang sabay alis. Grabe, and, no? Talagang may Glorious Pathway pa pala. So, dire-diretso lang talaga dito pag advanced ng BSB if ever may makita sila against Chicolate Esports. So, napaganda nga pinapakita dito ng BSB guys. Middle lane turret dito pwede lang sirain if ever na meron silang kasama for the minion wave. And we have 30 seconds here for BSB to take this level 2 Lord. Mm-hmm. For Chicolate Esports, kailangan talaga magandang set eh. Ang ginagawa naman ng BSB, tinatry na nila i-burst yung Atlas bago pa makapag-set.
O yun nga lang din eh. Noon nalalambot yung Atlas, nakaka-free hit din kasi yung carry kagad. Papalapit pa lang yung Atlas, hati na yung buhay. At lalo naman sinabi natin previously, yung Atlas hindi siya ganun kakunat compared sa Hylos, compared sa Uranus. Tapos naka, knowing the fact na naka-support emblem pa siya. So madali nga lang din talaga siyang patayin if ever. Nakita nyo naman, napakalambot lang din ng isang Atlas. So far, yun din ang aasahang hihintayin ko, yung beautiful set coming from Atlas. And for sure, that will be the game-changing moment for Chicolet Esports. Oo, kasi mas sa AOE, meron silang Tams, meron silang Esmeralda, if ever. Pero yun, sabi ito ka, plain side dati, dalawang players, so mukhang hindi na i-contest dito ng Chicolet Esports yung Lord of Falling Starmon, pero si Wilson, matalok dito sa ating Gedli, pero lalaban ng Team BSB, guys, si Secret, nakita na siya, either cutie, halos walang buhay, pero nasuzone out lang din naman. Death Sonata para dito sa isang Ranger Ascent ng Chicolet Esports, at hindi pa rin tapos yung laban natin sa top inside kasi si Papu may pilit na mag-flicker out against Wilson sa mama pa Esmeralda, uuwi na rin. And habang nangyari yun, we have BSB taking this level 2 Lord against Chicolet Esports. Yun, nako, nakuha na level 2 Lord and that will go to bottom lane. So, mukhang good pressure na naman, mabigat-bigat na naman na pressure ang mabibigay dito for Chicolet Esports. Buti lang din na they have Granger to nakakapag-scale up then little by little. 4-1-2 ang kanyang standing dito, level 15 na rin. So, clash na lang din talaga or good timing na lang for Atlas and especially for Secret as well. Kaja ang mga Divine Judgment dito, pwede makakapalag sila. Pero other than that, mapilay so far ang Chicolet Esports hanggat di tayo nakakita ng mga good links and Divine Judgments. Kailangan talaga. Tsaka kahit gaano kasakit dito yung isang Granger, guys, for Chicolet Esports, kung hindi din siya magkakaroon ng magandang positioning, mahihirapan. But anyways, this is Immortality for Kukai or Cup 1 ng BSB. Bottom lane side naman dadaan ngayon ng kanilang Lord and Courage Mask naman for Wilson. So for Chicolet Esports, si Esmeralda nandun sa top lane. Magiklear sana supposed din na minion wave, pero nandito na yung Lord ng Team BSB, guys. We have Genius 1 for Chider QT na talagang ginagamit for zone out at tower lock, mga kaibigan. Inhibitor turret sa middle lane masisira na. For Chicolet Esports, kailangan ma-defend nila to agad kasi si Hotdog uuwi at hindi makakapag-set up ng play demon, mga kaibigan, with a tower lock for this series win. Congratulations, BSB. Grabe naman, mga kaibigan. Isang diretsyong daan lang for BSB. Let's